reputasyon, sinali. Kinabukasan, nagbalik sila ng San Roque. Haharapin na nila ang mga magulang ni Ace, pati na buong San Roque. Are you okay? Tanong ni Ace habang nagmamaneho. Yeah. Tipid na sagot ni Samantha at ngumiti. Just relax, babe. Sabi ni Ace, sabay hawak sa kamay niya. I love you always. Remember that. I know. And I love you too, Ace. Nakangiting sagot ni Samantha at kahit papano nabawasan ang kaba at takot na nararamdaman. Pagpasok sa loob ng bahay ng mga Bienvenida, ay mahigpit ang hawak niya kay Ace. Natatakot siyang galit na mga magulang ni Ace ang sasalubong sa kanila. Lalo ngayon, kasal na si Ace sa kanya. Siguradong alam na ng mga magulang ni Ace ang kasal nila, kaya sila pinabalik ng San Roque. May tiwala siya kay Ace, at alam niyang hindi siya bibiguin ito, lalo na't magkakaanak na sila. Sino papat mama? Tanong ni Ace sa may edad na katulong na sumalubong sa kanila sa pinto. Nasa komedor na po, sir. Sagot ng may edad na babae. Naglakad na sila ni Ace patungo sa komedor. Nagulat siya na makapasok sa komedor. Tila may handaan roon. Puno ng pagkain ng mesa at nakaayos yon. Sinulya pa niya si Ace. Halatang gulat din sa nadatnan. Andun kasi ang mga magulang nito at mga kapatid. Isama pang nakangiti ang dalawang kapatid na babae. Hindi tulad nung pumunta sila, nakasimangot ang mga ito. Ace, iho! Unang bumasag sa katahimikan ang mama ni Ace. Tumayo ito para salubungan sila. I'm glad you came. Magilaw na sabi nito at niyakap siya. Gulat man ay sumama siya. Pasimpleng sinulyapan si Ace at tulad niya, hindi rin ito alam kung ano nang nangyayari. Ma, tinig ni Ace. Nagpahanda kami ng kaunti para sa inyo. Sabi ng mama ni Ace at hinila siya sa kamay palapit sa mahabang mesa kung saan nakaupo ang papa ni Ace at mga kapatid. Pinaupo siya sa bakanteng upuan. Nilingon niya si Ace na palapit sa kinauupuan niya. Well, thank you for the foods. Pasalamat ni Ace at naupo na sa tabing upuan niya. We invite you here para naman makausap na namin kayo ng maayos. Sabi ng papa ni Ace. About what? Tanong ni Ace at naramdaman ang kamay nito sa ilalim ng mesa. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay niya. Marahil napansin ni Ace ang takot at kabang nararamdaman. About you and Samantha. Sagot ng ina nito. Well, napag-usapan namin ang mama mo at mga kapatid mo. Walang mangyayari kung tututol kami sa inyo ni Samantha. Simula ng papa nito, sinulyapan siya ni Ace. Tumango siya at ngumiti rito. Yes, kuya. And beside, we see how much you love Ate Samantha. Sabi ng kapatid ni Ace at natutuwa siya dahil tinawag siya nitong Ate Samantha. Ayoko namin mawala sa amin, Ace. Naiiyak na sabi ng mama nito. Hindi naman ako mawawala sa inyo, ma. Nakangiting sabi ni Ace. Nilingon siya nito at minisil ang kamay na hawak nito. Mahal ko po si Samantha, pa, ma. At ganoon rin po si Samantha sa akin. At sana alisin na po natin ang anumang pagdududa kay Samantha at sa pamilya niya. Oo, pwedeng nagkamali ang mga kapatid niya, pero hindi ibig sabihin na ganoon na rin si Samantha. Sabi ni Ace at sinulyapan siya. Naiiyak siya kaya mabilis na pinunasan ng luha bago patuloy yung pumatak. Isa din ako sa mga humuska kay Samantha noon based sa mga naririnig at mga kapatid niya. Pero ako mismo, napatunayan ko na mali ako. Mali ako sa mga paratang sa kanya. Patuloy ni Ace. Nakikita namin ng mama mo kung gaano mo kamahal sa Samantha, anak. At alam namin handa mong iwan ang lahat para sa kanya. Sabi ng papa nito at sinulyapan siya nito. Hindi na niya mapigilan kaya umiyak na siya ng tuluyan.
Ayan, pinapaiyak niyo si Ate Samantha. Oo nga naman. Sorry po. Masaya lang po ako. Ganyan ba ang masaya? Umiiyak ka? Tanong ng mama ni Ace. Halika, may ibibigay ako sa'yo. Yaya ng mama ni Ace na nagpaangat ng mukha niya at liningon si Ace. Tila siya humihingi ng tulong sa asawa. Hindi kumakain ng tao ang mama ko. Sige na, sumama ka na. Biro ng asawa. Ace naman. Saway niya rito at pinunasan ng mga luha. I have something for you. Siyempre, ikaw ang pinili nag-iisa naming anak na lalaki. We need to treat you better. Sabi ng mama ni Ace at niyaya na siya. Nahihiya siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Nagtatawa na naman si na Ace, papa nito at mga kapatid. Dahil tinatakot siyang pakakainin siya ng mama ni Ace. Tara sa silid ko, iha. May ibibigay ako sa'yo. Yaya nito at inakbayan pa siya palabas ng komedor. Nahihiya man siya ay sumunod na rin. This is your home now, Samantha. Sabi nito. Sinulya pa niya ito at nakita naman niyang nakangiti ito. Totoo marahil na natanggap na siya nito para kay Ace. Marahil tinanggap na siya ng pamilya Benvenida. Pumasok sila sa isang malaking silid sa ikalawang palapag. Masasabi niyang may marangyang buhay nga ang mga Benvenida. At alam niyang hindi dinanas ni Ace o ng mga kapatid nito ang hirap na dinanas niya sa buhay. Ikaw ang pinili ni Ace. I know, marami tayong hindi pinagkasundoan before. Forgive me, Samantha. I am a mother na walang ibang hangad kundi ang mapabuti ang mga anak ko. Lalo na si Ace. Nag-iisang lalaki siya sa pamilya. We want the best for him. Alam mo namang siya ang tagapagmanam ng Bienvenida Resort, hindi ba? Tumango siya rito. Hindi alam kung ano ang sasabihin. He loves you so much, Samantha. Ang hiling ko lang sana mahalin mo rin si Ace kaya ng pagmamahal niya sa'yo. I know nakita mo kung gaano kanya mahal. Never in my life na nakita ko si Ace na ganoon sa amin. He always say yes sa lahat ng sabihin namin. And then you came. Naiiyak na sabi nito. I'm sorry po. No, Samantha. You love my son and that's enough. Sabi nito at niyakap siya. Yumakap din siya rito. I wish you and Ace nothing but happiness and happy family. Thank you po. Anyway, I have something for you. Sabi nito at tumalikod na sa kanya. Naglakad palapit sa may drawer. I know you are wearing a wedding ring now. Nahihiya siya at tinago ang kamay sa likod. Kaibigan ng pamilya namin ang mga De La Vega. And Chris is the one who told us everything about you and Ace. Kaya namin na-realize na mahal niyo nga ang isa't isa. Sinabi po ni Chris na hindi niya magawang sabihin dahil nahihiya siya. Yes, kasal na kayo ni Ace. Sorry po. Paumanhin ni Samantha at nagyuko ng ulo. That's okay. Pwede naman kayong ikasal ulit. Before ka manganak, magpakasal kayo ulit. Oo? Gulat na tanong niya. Babae din ako, Samantha. Isa din akong ina. Kaya alam ko kung buntis ang isang babae o hindi. May ngiting sabi nito. Patawarin niyo po ako. Umiiyak na sabi ni Samantha. Nahihiya siya sa mga pabigla-biglang nangyayari sa kanila ni Ace. Huwag kang umiyak, Samantha. At lumapit ito sa kanya. I want to give this to you. Sabi nito at pinuksan ang kahon. Kumikinang nasingsing ang tumambad sa kanya. Nanlaki ang mga matang na patingin kay Mrs. Benvenida. I know you deserve this, Samantha Benvenida. Mrs. Benvenida, huwag na po. Tanggi ni Samantha. You can call me mama from now on. Nakangiting sabi nito at hinawakan ang kamay niya. Inilagay roon ang kahon na hawak na may lamang singsing.
Let us Ace wear this ring to you. Ma, stop crying. Baka akala ni Ace pinaiyak kita. Maraming salamat po. Umiiyak na pasalamat niya at yumakap rito ng mahigpit. Marahil ito na nga ang bagong simulan sa kanila ni Ace. Tanggap na siya ng pamilya ni Ace. Pagbaba nila, nagsimula palang kumain ang mga ito. Marahil hinintay ang pagbalik nila para sabay-sabay silang kumain sa hapag. Akala ko hindi ko na makikita si Samantha. Biro ni Ace at sinalubong pa siya. Nag-usap lang kami, iho. Nakangiting sagot nito. Anyway, siguro kailangan din natin paghandaan ng kasal niyo. Sabat ni Mr. Benvenida. Nagulat siya at napalingon kay Ace. We know the situation, iho. Ang mama ni Ace. Gumisti siya at pinisil ang kamay ni Ace. We're married. Sagot ni Ace at tinaas ang kamay niya. Kung saan suot-suot niya ang singsing na pinabili ni Ace kay Chris. We know that. Sabay-sabay na sabi ng mga ito at napangiti siya dahil nagulat si Ace sa sagot ng mga magulang at kapatid. You all knew? Gulat na tanong ni Ace. Hindi niya mapigilan ng matawa. How come na alam niyo lahat? Kuya, nasa San Roque ka, baka nakakalimutan mo. Sagot ng kapatid. We want you to get married again. Isang ingranding kasal, of course. Nakangiting sabi ng papa ni Ace. Really? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Ace. Yes, iho. We want the best for you and Samantha, and of course para sa magiging apo namin. Sagot ng mama ni Ace. I don't know what to say pa, ma. Thank you. Thank you sa pagtanggap niyo sa amin ni Samantha. We know and we see how much you love Samantha, Ace. At ganoon rin si Samantha sa iyo, iho. Nakikita namin kung gaano kanya kamahal at kung gaano siya nasaktan this past few days. Sabi ng mama ni Ace na sa kanya nakatingin. Naiiyak na naman siya kaya napakapit siya kay Ace. Umakbay naman sa kanya si Ace para iparamdam ang suporta nito sa kanya. And he mouthed, I love you. Yan ang aasikasuhin natin ngayon. Ang ingranding kasal niyo. Salamat po pa. Let's have a beach wedding. Suggest ng kapatid ng babae ni Ace. Huwag mo na kaming intindihin, Sam. Masaya na naman kami. Sabi ng nanay niya nang pasyalan ang mga ito. Kasama niya si Ace na pumunta sa inuupahang bahay nila. Pero nay, gusto ko po sanang andun kayo sa kasal ko. Pakiusap niya sa ina. Nasabi niya sa ina na ikakasal na sila ni Ace at tanggap na siya ng pamilya ni Ace. Sam, nakakahiya naman sa pamilya ni Ace. Bulong ng nanay niya at sinulya pa nito sa Ace na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Alam niyang nahihiya ang nanay niya sa mga bienvenida dahil na rin sa pagiging kasangkapan ng ate Lorena niya sa naging relasyon ni Mr. Bienvenida at Mrs. Santaveros. Nay, napag-usapan na po namin yan ni Ace. Sugot niya at sinulyapan sa Ace. Tumango ito at hinawakan siya sa kamay. Matapos nilang makausap ang mga magulang ni Ace kanina, kagad niya itong niyayang pumunta sa kanila para ibalita sa pamilya niya ang napakagandang balita. Sa totoo niyan, Sam, aalis na kami ng mga kapatid mo dito sa San Roque. Sabi ng ina na kinagulat niya. Ho? Bakit ho? Tanong niya at liningon ang dalawang kapatid na naroon. Ang ate Roxanne mo, sasama kay Kali sa probinsya nila at doon na daw muna mamamalagi. Simula ng ina. Nababakasan ang lungkot sa mga mata at tinig nito. Pero bakit ho? Muli ni Samantha'ng tanong at sinulya pa ng kapatid na walang kibo habang bitbit ang mga pinapatulog na anak. Si Kaloy ang nagdesisyon. Tanging sagot nito. Ewan niyo kung bakit tila nanlalamig sa kanya ang mga kapatid. Ang ate Angeline mo naman pupunta ng Japan at huwag magtatrabaho. Sabi ng ina, sinulya pa niya ang kapatid. Tumango ito sa kanya. Huwag kang mag-alala, Sam. Padadalhan naman kita ng chocolate. Nakangiting sabi sa kanya at medyo natawa pa siya. Pati naman. Kaya Sam, ayusin mo ang relasyon niyo ni Ace. Ang magiging pamilya nyo, ang pagtuhunan nyo ng pansin. Kami ayos na kami,
isa pa, andyan naman ang atel rin mo para sa akin. Sabi ng ina, nakaramdam siya ng lungkot pero hindi na lang siya nagpahalata. Mukhang nakapagdesisyon na ang pamilya niya na lisanin ang San Roque. Kung sa bagay, mas maganda na rin siguro yun para makapagsimula ulit ang mga ito. Ang ate Roxanne niya, mas matututukan nito ang mga anak. Ang ate Angeline niya, alam niyang may mararating sa buhay. Palaban naman ito kaya alam niyang kayang-kaya nito ang magiging buhay sa Japan. At ang nanay niya at Kuya Albert, alam niyang hindi pa babayaan ang ate Lorraine niya. Lalo na't maganda ang buhay ng kapatid ngayon. Nalungkot lang siya na tila ikakasal siyang wala ang pamilya niya. Oo, kinasal sila ni Ace noon na wala ang mga ito. Pero sana naman ngayon sa ikalawang pagkakataon na ikakasal siya sa lalaking pinakamamahal niya ay naroon ang pamilya niya para masaksihan ang pinakamaligayang araw ng buhay niya. Sam, huwag kang umiyak dyan. Sita ng ate Angeline niya. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang mga luha niya. Agad naman kinuha ni Ace ang kamay niya at pinisil yon. It's okay, babe. Bulong nito sa kanya, tumango siya at sumingot singhot. E kailan ba kasal niyo? Pang-iiba ng usapan ng nanay niya. Maybe next week po, masadal na ang lahat. Ang mga kapatid ko po kasi nagpresentang mag-aasikaso ng wedding. Sagot ni Ace sa ina. Mag-send ka na lang ng picture sa amin. Nakangiting sabi ng ate Angeline niya. Tumango siya at sinulya pa ng ate Roxanne niya na nanatiling tahimik sa tabi. Ate Roxanne, ate Angeline, sana kahit malayo tayo sa iti-isa, magkakausap pa rin tayo. Oo naman, may video call na no. Mabilis na sagot ng ate Angeline niya at sinulya pa niya muli ang ate Roxanne niya. Ate Roxanne, tawag niya rito at tumayo mula sa kinauupuan. May problema ba ate? Tanong niya nang makalapit sa kapatid. Wala Sam, masaya lang ako dahil natupad mo na ang pangarap mo. Simula nito at naiyak. Ate? Sam, masaya ako na naiba ang landas mo at bumuo ka ng pangarap mo. At masaya ako na lahat ng yun ay natupad mo. Ang umiiyak na sabi ng kapatid. Ate? Naiiyak na sabi niya at niyakap ito ng mahigpit. Alam niyang hindi sila close ng ate Roxanne niya. Hindi tulad ng ate Lorraine niya na kahit half-sister lang siya, ay tinuring siyang espesyal. Iyakap niya ang kapatid at naiyak na din. Naku ha, tama na nga yan. Baka pati si nani maiyak. Suway ni Angeline sa kapatid. Ngumiti siya at kumala sa pagkakayakap sa kapatid. Madami silang napag-usapang magkakakapatid, tila sinulit nila ang araw na natitira nila habang magkakasama pa. Nagpaalam naman muna si A sa kanila para naman daw makapagbandi muna silang magkakakapatid. Sa susunod na araw na kasi ang alis ng mga ito sa San Roque at doon daw muna si Ate Lorena sa Manila manunuluyan bago magkanya-kanyang destinasyon ng mga ito. Ang nanay at Kuya Albert niya ay maninirahan sa Ate Lorena. Ang Ate Roxanne naman niya sasama na sa asawa at ang ate Angeline niya pupunta ng Japan. Masaya siya kahit papano. May mababago na sa mga buhay nila kahit pa sabihin na magkakahiwalay sila. At higit sa lahat, iiwan na ng mga ito ang San Roque, ang bayan na humusga sa pagkatao ng mga ito. Kinagabihan, sinundo siya ni Ace sa bahay nila. Mag-asawa na sila ni Ace kaya dapat lang nasa bahay na siya nito umuwi. Papasyal po ulit ako bukas, Nay. Paalam niya si ina nang ihatid sila nito sa gate. Sige Sam, mag-uingat kayo ha. Paalam nito at naglakad na sila ni Ace, palapit sa sasakyan. Pinagbukas pa siya ni Ace ng pinto tulad ng lagi nitong ginagawa. Napaka-gentleman talaga ng asawa niya. I love you. Sabi niya kay Ace na makasakay na ito sa driver's seat. Ha? Huh? Nagtatakang sabi nito habang in-start ang sasakyan. Sabi ko, I love you. Ulit ni Samantha. I love you too, babe. Sagot nito at hinawakan siya sa kamay. You don't know how much I love you, Samantha. I know, Ace. Alam ko, handa mong iwan ang anumang meron ka para sa akin.
Yeah, kaya kong ipunin lahat ng tubig sa Benvenida Resort para sa'yo, babe. Seryoso yung sabi ni Ace. Corny pero kinilig siya. Kung gusto mo, pati ang tubig sa dulo ng San Roque, iupunin ko para sa'yo. Ace? Sabay niya rito dahil ang corny nito. Why? Just stop, okay? Ang corny na kasi. Natatawang sabi ni sa Samantha. Corny pala ha? Sige, lagot ko sa akin mamaya pagdating sa bahay. Sa bahay? Oo, sa bahay na tayo matutulog. Sa bahay niyo? Gulat na tanong niya. Oo. Saan mo ba gustong matulog? Sa cottage ko o sa townhouse? Ah, hindi niya naisip na ito pala ang unang gabi niya sa bahay ng mga Bienvenida. Nahihiya lang ako sa mama at papa mo pati sa mga kapatid mo. Babe, tawag na to sa kanya at hinaplo siya sa hita. Napapitlag siya. Why? Nakangiting tanong nito. Anyway, maghapon ka naging busy kaya bumawi ka sa akin mamaya. Anong bumawi? Pakunwaring tanong niya pero alam na niyang ibig sabihin nito. Bibinyagan natin ang kwarto ko, syempre. Ace naman, nakakaya ang dulungan mama at papa mo. Bakit? Maririnig ba nila ang ginagawa natin? Huwag ka lang masyadong umungol, okay na. Ace? Hiyaw niya at hinampas ito sa balikat. Ouch! Kakainis ka. I love you, Mrs. Samantha Bienvenida. Ewan. Nakangiti na sabi niya at nakita na niya ang malaking gate ng mga Bienvenida. Ito ang unang gabi niya sa bahay ng mga Bienvenida at tama naman si Ace. Walang masama kung uuwi na siya nito sa mga bahay nito. Kasal na sila. May basbas na ng Panginoon ang pagsasama nila. Sinalapan niya si Ace at lihim na napangiti. Namiss din kasi niya ang asawa at na-excite sa unang gabi nila sa silid mismo ni Ace. Pagdating nila sa silid ni Ace, agad siyang humangi sa laki at ganda ng silid nito. Tila buong bahay nila ang lawak noon. Isa pa, kumpleto ang kagamitan ng silid. Alam niyang mayaman talaga ang mga Bienvenida. Welcome to my room, babe. Turing nito at niyakap siya mula sa likod. Ngumiti siya at hinawakan ng mga kamay nito na nakayakap sa kanya. Naramdaman niya ang init ng hininga ni Aces. Nakaramdam siya ng kakaibang init. Aaminin niyang namiss niya ang asawa dahil mula kanina pagdating nila ng San Roque ay hindi pa sila ito nagkakaroon ng pagkakataon na silang dalawa lang. I love you, babe. Bulong ni Ace at umikot paharap sa asawa. Oo, asawa na niya si Ace. Mag-asawa na sila nito at muli silang ikakasal sa susunod na linggo. At magiging Mrs. Samantha Bienvenida siya sa ikalawang pagkakataon. I love you more, babe. He whispered and kissed her passionately. She responded, seducing her husband. Of course, dapat lang na may mangyari sa kanila ni Ace sa loob ng silid nito. Mag-asawa na sila at pwede na nilang gawin ang kahit na ano. As long as they didn't hurt their baby. At tila ayaw na niyang walang mangyari sa kanila ni Ace sa loob ng isang araw. Tila ninanais nitong lagi silang magkasama ni Ace sa pribadong silid at gawin ang mga bagay na ginagawa lang ng mag-asawa. I can't get enough of you, babe. He whispered. She moaned. Me too. Ace, I want you and I need you. She seductively whispered and touched Ace's handsome face and looked at him in the eyes, seducing him, seducing her husband. Take me, babe. I need you. She whispered na puno ng pangaakit sa asawa. Alam niyong pareho sila ng asawa ng nararamdaman. I will, babe. Sagot nito at binuhat siya at naglakad palapit sa malaking kama. You are mine, Samantha. Only mine. Of course, Ace. I'm yours. Only yours. Sagot niya at muling naglapat ang kanilang mga labi. Wala ngayon, wala na siyang iisipin pa. Malaya na sila ni Ace. Tanggap na siya ng mga magulang ni Ace at alam niyang soon,
Matatanggap din siya ng buong San Roque at hindi na siya aakusahan ng kung ano-ano. Pati ang pamilya niya. Nakakalungkot din isipin na aalis na ang mga ito sa San Roque. Pero baka yon ang makakabuti sa mga ito para matigil at mabura ang kung ano-ano mang pamimintas sa pamilya niya sa bayan nila. Nalulungkot din siya dahil kahit papano, nawala na isa sa mga pamilya niya ang makaka-attend sa kasal niya. Pero dahil na rin sa sitwasyon, marahil ang atlo rin niya at papa ni Ace ay mas okay na din na ganoon na lang ang mangyari. "Are you tired?" Ace asked after ng make love nila. Nakailang round ba sila? Hindi na niya makuhang bilangin sa sobrang excitement niya. Tumango siya at yumakap sa hubad ng katawan ng asawa. Pinatong ang ulo sa matipunong dibdib nito, habang ang isang kamay ay nakahawak sa dibdib nito. "Naubos mo energy ko?" Biro niya sa asawa. Tumawa ito. "Akala ko nga hindi ka mauubusan ng energy." Biro ng asawa sa kanya. "Kung pwede nga lang huwag nang tumigil." Malambing na sagot ni Samantha at hinalikan ito sa dibdib. "Don't do that. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko." Sabi sa kanya ng asawa. "Nag-enjoy ka ba?" Pilyang tanong ni Samantha. "I love what we did, Samantha. Walang lalaking hindi mag-enjoy sa sex. But you're different, Samantha. You are my wife and I love you so much. I didn't just enjoy the sex. Because what we did is we make love." Sagot ni Ace at hinalikan siya sa buhok. Kinilig naman siya sa sinabi ng asawa. "Me too. Parang laging bago sa akin ang ginagawa natin." Sagot ni Samantha dahil yun ang totoo. Kahit paulit-ulit nilang nagawa ni Ace ang bagay na sa kama, ay hindi pa rin siya nagsasawa. At lagi siyang excited rito. "Like what I've said, I can't get enough of you, Samantha. Kung pwede lang sana huwag na tayong tumigil pa." Sagot ni Ace at habang nilalaro ang baba nito sa buhok niya. "We can do everything. Anytime, Ace." "Yeah. Ace, about Rafael." Pag-iiba niya ng usapan. Naalala kanya kasi bigla si Rafael. Kaibigan niya si Rafael kahit bago lang sila nitong magkakilala. Naisip niya baka pwede itong umatid ng kasal niya. Pero naisip din niya ang mama ni Rafael. "What about him? Do you think he knows about your dad and his mom?" Tanong niya. "I don't know, but dad told me they ended off everything. And believe him, isa pa masaya na lagi si mama. So I guess, okay na talagang lahat. And about Rafael, much better siguro kung wag na lang tayong makialam pa. If alam niya o hindi, hayaan na lang natin. Importante, ayos na sila matpapa." Seryosong sabi ni Ace at lalo pa siyang inilipat nito sa hubad ng katawan. Hubad din naman siya, kaya ramdam na ramdam niya ang pag-kiss-kiss ng mga balat nito. At kahit katatapos lang siyang angkinin ng asawa ay tila, may kakaiba na namang nararamdaman rito. "I see. Tama ka. Maybe hayaan na lang natin si Rafael muna." "Yeah, beside excited si mama at papa sa unang apo nila." Sagot ni Ace at napangiti siya. Hinawa ka ng tiyan. "Malapit na natin siya makasama, Ace. At mabupo na tayo." "Yeah." Tanging sagot ni Ace. Pinikit niya ang mga mata. Alam niyang makakatulog siya ng mahimbing dahil wala na siyang dapat isipin pa. Mahal siya ni Ace at mahal na mahal niya ito. Soon, mabubuo na ang pamilya niya. Marami man silang pinagdaanan, nanaig pa rin ang pag-ibig sa kanila. Nabura ng pag-ibig ang galit at puot ni Ace sa kanya. At nagpapasalamat siyang minahal siya ni Ace. Dahil rito, nagbago ang buhay niya. Alam niyang hindi siya kailanman pababayaan ni Ace. Hindi nito pababayaan ang pamilyang bubuuin nila. "Wow!" Sabi ni Samantha nang makita kung gaano kaganda ang ayos ng Bienvenida Resort para sa kasal nila ni Ace. Ang mga kapatid ni Ace ang nag-asikaso ng pag-aayos ng venue. At ang mama naman ni Ace ang nag-aayos para sa reception. At ang papa naman ni Ace ang nakiusap sa pari para sa kanila. At sila ni Ace, wala namang ibang ginawa kundi i-advance ang honeymoon nila sa bahay ng mga Bienvenida. "Nagustuhan mo ba, Ate Sam?"
Tanong ng bunsong kapatid ni Ace. Oo naman. Naiiyak na sabi ni Samantha dahil pakaramdam niya. Nasa cloud na yun siya. Nakakaiyak dahil lahat ng pinapangarap niya ay nakuha niya. Unang-una si Ace, ang asawa niya at ang magiging anak nila. Bonus na lang sa kanya ang material na bagay at kung anumang meron si Ace. Sam, iha, halika na, magbihis ka na. Tawag ni Mrs. Bienvenida sa kanya. Agad niyang pinahid ang mga luha na nais pumatak at ngumiti sa mama ni Ace at magilaw na nakangiti sa kanya. Tara na, Ate Sam. Magilaw na yaya ni Aisa sa kanya. Habang si Eva naman ay excited na kumakaway sa kanila sa may entrance ng hotel ng resort. Natutuwa siya dahil kahit wala ang mga kapatid niya, sa pinakamagandang araw ng buhay niya ay naroon naman ang mga kapatid ni Ace. Noong una naiilang siya sa mga ito dahil hindi naman niya katulad ang mga ito. Pero dahil sa pinakitang kabaitin sa kanya ng mga ito ay gumaan na ang pakiramdam niya at nakapagpalagay na niya ang mga loob ng mga ito. Masaya siya sa bagong yugto ng buhay niya. Kahit pasubihin na wala na ang pamilya niya sa San Roque at siya na lang ang natatanging Santos ang natira sa bayan nila. Nangako naman si Ace na dadalas-dalasan nila ang pagbisita sa nanay niya sa Maynila. At sa mga kapatid naman niya, mas dadalasan niya ang pangangamusta sa mga ito kahit text or tawag lang. Perfect! Sabi ng Ava nang makita ang suot niyang gown. Ito kasi ang pumili ng isusuot niyang gown. Designer ito at may sariling boutique sa isang mall. Kaya naman tiwala sila si Ace sa pagpresentang ito ang bahala sa gawin niya. Salamat. Medyo nahihiyang, sabi ni Samantha. Alam niyang sobrang ganda ng gown na suot niya ngayon. Tube wedding gown siya na talaga namang ang haba sa likod at kailangan pa niya ng tulong para makalakad siya sa altar. Ang galing mo talaga pumili, Ava. Sambit ni Mrs. Bienvenida. Oo nga, ate. Sa wedding ko, ikaw na din ang mag-design ng gown ko, ha? Sabat ni Aisa. Mauna muna ako sa'yo ikakasal. Mabilis na sagot ni Ava habang inaayos ang gown niya sa likod. Napangiti siya sa kulitin ng mga ito. Tama na yan. Ang ate Sam niyo muna ang asikasuhin niyo. Saway ni Mrs. Bienvenida. Paglabas niya ng hotel, nakita niya ang kanyang nanay sa may harapan ng kausap ni Ace. Ay, anas niya at naluluha siya. Alam niyang ayaw pumunta ng nanay niya sa kasal niya dahil naihiya ito sa mga magulang ni Ace. Pero ito at nakarating, isa pinakamagandang araw ng buhay niya. Ace called her. Bulong ni Mrs. Bienvenida. Sinulyapan niya ito at ngumiti. Salamat po. It's okay, huwag kang iiyak. It will ruin your makeup. Pagpapaalala nito, tumango siya at muling sinulyapan ng ina. Naka-eyes ito at nakasuot ng maganda. Napansin siya ni Ace na nakatingin sa mga ito. Kumaway ito sa kanya at binulungan ang nanay niya. Linigon siya ng nanay. Ngumiti ang nanay niya kahit may kalayuan ito. Pansin tulad niya, naiiyak ang ina. Thank you. Sumautad at Ace. Tumango ito sa kanya. Ang nanay niya ang kasama niyang naglakad papunta sa altar kung saan naghihintay sa kanya si Ace habang kinakanta ang isa sa favorite song ni Ace. Can I call you baby? Can you be my wife? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh don't pretend. Just stick by my side even the world is giving in. Oh don't you worry, I'll be there wherever you want. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'll do the worst. Halos lahat ng bisita nakatingin sa kanila, nakangiti ang mga ito. At wala siyang nakikitang panghuhusga sa mga mata ng mga ito.
habang pinapanood silang mag-ina na naglalakad. At sa kauna-unahang pagkakataon, wala si Samantha ang nakitang nagbubulungan. Sinulya pa niya ang ina na halatang ninenerbiyos. Hinawakan ni Samantha ang kamay nito at nginitian ito. Kumanti ito ng ngiti. Masaya si Samantha. Nakaatid ang nanay niya sa kasal niya at nasaksihan ito ang pagpasok niya sa ikalawang yugto ng buhay niya kasama si Ace. Wala man ang mga kapatid niya, at least dumating ang nanay niya. Matapos ang seremonya at sabihin ng pare na sila'y may basbas na ng Panginoon, ay kaagad siyang hinalikan ni Ace sa mga labi. Tila lagi itong sabik sa kanya at tila ba laging unang halik ang pinagsasaluhan nila. I love you so much, Bienvenida. Bulong ni Ace sa kanya matapos maghiwalay ang mga labi nila. I love you, Ace, Bienvenida. Malambing ni Samantha ang sagot rito. Tama na yan. Dinig niyang biro ni Chris de la Vega. Sa ikalawang pagkakataon, si Chris na naman ang naging best man nila sa kasal. At ito ang nagbigay tulay para tanggapin siya ng mga bienvenida para kay Ace. Kaya naman malaki ang pasalamat niya kay Chris. Sa reception, panibati sa kanya ang mga naraong bisita. Si Alma na kaibigan at kaklase niya, nakaatan sa kasal niya. Ito lang ang nag-iisang kaibigan niya kaya naman pinapunta niya ito. At hindi naman siya nabigo. Ilang beses siyang binulungan ng kaibigan na kung anong gayuma daw ang ginamit niya para makuha ang isang bienvenida. At tanging mukha at puso lang ang tinuro sa kaibigan. Sa susunod na buwan, makakagraduate na siya at pinag-usapan na nila ni Is na magtatrabaho siya sa Bienvenida Resort. Hadang hindi pa maselan ang pagbubuntis niya. Pumayag naman si Is dahil makakasama niya ito sa trabaho at mababantayan naman daw siya nito sa pagbubuntis niya. Matapos ang kasal, nagpaalam sila ni Is na sa Tagaytay mag-honeymoon at nalaman niyang isang bahay at lupa sa subdivision ang narigali ng mga magulang ni Is sa kanila. Tuwang-tuwa siya at magkakaroon na sila ni Is ng sariling bahay kung saan sila bubuo ng pamilya nila. Masaya din ang nanay niya sa mga blessing na natatanggap niya at alam niyang bilang isang ina, wala kang hahangarin sa anak mo kundi ang mapabuti ito at magkaroon ng magandang payapang buhay. At lang ng yun ay nakuha niya ng dahil kay Ace. Dahil sa pagmamahal niya ng tapat kay Ace mula noon hanggang ngayon. I love you, babe. Bulong ni Ace habang nasa biyahe pa sila patungo sa Tagaytay para sa kanilang honeymoon. I love you too, babe. Agad na sagot niya at hinawakan sa hita ang asawa. Wow. Hiyaw ni Ace. I'm driving. I want to try here. Panunokso niya sa asawa. And you think I resist? Sagot nito. I know you can't resist me, Ace. I can't resist you, babe. Anis nito at naramdamang huminto ang kotse. Let's try here then, sabi ni Ace at sinimula na siyang halikan. Masasabi niyang ang daming pagsubok na dumating sa buhay niya at ni Ace. Pero nanatili silang matatag. At eto, nalampasan na nila lahat ng pagsubok. At soon, makakapiling nila ang batang bubuo sa kanila ni Ace. Once you learn to accept and love them for who they are, you subconsciously learn to love yourself unconditionally. Muli po, thank you so much sa muli niyong pagsuporta sa Sire Love Story. God bless and keep safe po.